Pagharap niya kay Gemma ay pinapili niya ito. I know what's your family name. Ayaw mong tawagin kita sa first name. Gusto mo bang tawagin na lang kita sa family name mo? Nananadya ka ba? Naghamon na si Gemma. Hindi. Susunod nga lang ako sa gusto mo eh. Para hindi na madagdagan ang galit mo sa akin. Napaka-formal kung i-address natin ang isa't isa ng Mr., Miss., Ginoo o Binibini. Napaka-corny pa. Dapat yung given name. Yung pangalan talaga. Pero napaka-suplada mo. Ayaw mo na tatawagin kita sa first name mo. Ngayon na alam ko na ang family name mo, baka nga gusto mong sa apelido na lamang kita tatawagin? Mangiyak-ngiyak si Gemma. Alam mo kasi na ang pangit ang apelido ko. Walang kaso yun, napakaganda mo naman. Alam mo, hindi ko kailangan ng pagpuri mo. Sinaktan mo na nga ang ahas ko. Hinihiya mo pa ako sa apelido ko. Sige lang, kung gusto mo ang itawag sa akin ay Bayukot, di gawin mo nga. Hindi ko ikamamatay kung tatawagin mo akong Bayukot. Hindi ko ikinakahiya ang Bayukot. Hindi ko ikinakahiya yun. Halos emotional na si Gemma. Tarantang tinakpan ni James ang bibig ng dalagang mananahi. Shh! Dahan-dahan lang. Baka inaakala nilang inaaway kita, Bayukot. Natigilan si Gemma. Bakit ganun? Nang ang taong ito ay bumanggit sa kanyang apelido, ay parang hindi naman pala napakapangit. Kakaiba nga lang ang tunog. Para bangang may identity, kumbaga. Bayukot, ako si James. James Ramirez. Call me James. Simpatiko ang ngiti ni James kay Gemma. Irap lang ang sinagot ni Gemma. Look, Bayukot, gustuhin man natin o hindi, nagkakross na talaga ang mga landas natin. Hindi ko naman kayo maaaring pabayaan. Ikaw at ang ahas mo. Sa mga interviews, malinaw kung gaano ka-importante sa iyo ang ahas na yon. Ang public sympathy ay nasa iyo. Ako ang biglang naging kontrabida. Pati ang sweet mall ay nadamay pa. Alam mo naman ang image ng sweet mall, di ba? Ito ay mall ng pag-ibig. Lugar ng mga mababait. Pook para sa mga taong gustong sumaya. Pagkatapos, may isang babaeng naging helpless. Dahil nasaktan ko ang ahas, ako ang masama. Ang sweet mall ang nalagay sa alanganin. May sample ako ng artikulo tungkol sa insidenteng ito na ang nasa bad light ay ang sweet mall. May iniabot ka agad sa inside page ng dyaryo si James kay Gemma. Napakadali para kay Gemma ang umintindi ng artikulong English. Napangiti siya. Hindi sila natatakot kay Coco. Nauunawaan nila ang banding namin ng kakambal kong ahas. Kailangan bang ang side mo lang ang dapat mong makita, Bayukot? Seryosong nagtanong si James. Napasimangot si Gemma. Ako ang mawawalan kung sakali ng mahal ko. Bakit hindi mo yung maintindihan? Sinisikap dito na siya ay mabuhay. Handa akong gumastos kahit magkano. Hindi ka kinasuhan ng sweet mall. Dapat man lang magpasalamat ka. At huwag mo nang idiin na kasalanan ko ang lahat. Kung ang ahas mo ay hindi mo dinala sa sweet mall, hindi siya masasaktan. Pero dinala ko siya sa sweet mall. Pero wala akong balak na siya ipalabasin sa bag ko. Kaya nga hindi ko masyadong binuksan ang bag eh. Pero binulat-lat naman ng security guard. Ahas man, kailangan din mong makapamasyal, Ramirez. Masyado ka naman kasing mabilis sa pananakit sa kanya. Ipinagmamayabang mo siguro ang pagka-sharpshooter mo. Ang okasyon na yun, ginawa mong showcase ng galing mo. Napintasan ka na nga ng mga tao dahil sa pananakit mo sa isang mabait at alagang ahas. Pero naipakita mo naman ang expertise mo. Kaya sigurado akong masaya ka pa rin, Ramirez. Bravo! Nanuya pa ang mananahing maganda. Hindi ako ganyan kababaw. Ngayon lamang tumindi ng husto ang galit ni James kay Gemma. Hinusgahan siya nito kaysa manya sa mga mata ng dalagang mananahi. Tuloy pa sana ang away nang biglang napasugod sa kanila ang doktora ng mga hayop. Ikinalulungkot ko. Si Coco, wala na. Nayanig si James. Si Gemma ay kumawala sa bibig ang isang sigaw ng trahedya.
Hindi! Tumakbo ito sa kinaroroonan ng ahas. Napasunod si James. Nakita niyang mahigpit na niyakap ni Gemma ang wala ng buhay na ahas. Sumikip ang dibdib ni James kahit siya ay lalaki. Ang eksenang yun ay hindi nakakadiri. Ang ahas ay hindi nagmukhang mabangis na hayop, kundi isang kaibigan na pumanaw. Coco! Iniwan mo na ako! Paano na ako ngayon sa bahay? Akala ko makakauwi pa para lagi akong may kasama. Coco, daya-daya mo! Akala ko mabubuhay ka pa! Sinikap mo mabuhay kahit papano, Coco? Sinikap mo, pero hindi mo na talaga kaya. Ganun pa yun? Sana talaga hindi na lang kitang dinala sa visit na sweet mall na yon. Kinasusuklaman ko ng lugar na yun ngayon, Coco. Kagaya ng pagkasuklam ko sa taong nanakit sa'yo. Nakakapangilabot ang mga salita ng hinagpis ni Gemma. Napayuko na lamang at napatiimbagang ang pinagtutungkulan ng galit na yon, si James. Siya at ang sweet mall. Sa kanila napopuot si Gemma bayukot. Pero walang lugar ngayon sa kanya ang pagrereklamo. Niyayakap siya ng guilt, ng awa sa dalagang mananahi. Kahit pa alam niyang hindi naman niya kasalanan, na trabaho lang yon na kailangan niyang tuparin. Patuloy ang pag-atake kay James ng guilt feeling. Paano na ang buhay ngayon ng babaeng ito? Nawala na ang ahas na pinakamamahal, ang itinuturing na tagapagtanggol. Yun ang parang napakahirap dalhin. Knowing that somebody got nothing now because of him. Bigla ang pagsugod sa kanya ni Gemma bayukot. Pinagsusuntok siya nito sa dibdib. Matibay ang dibdib ni James, kaya hindi naman niya iniindang sakit. He just let her do it. Kung ito ang makakapagpagaan ng dibdib nito, okay lang kahit hanggang kailan siya nito gagawing punching bag. Hindi sumuko ang tibay ng dibdib ni James, pero ang lakas ng dalagang mananahi ay bumigay. Nangihina itong napasubsob sa kanyang dibdib. Napasinghap pa si James nang ang magandang mukha ni Gemma ay sumiksik sa tapat ng kanyang puso. Umiiyak ito, humahagulhol. Ang tela ng kanyang cotton na polo ay basang-basa na ng luha ng dalaga. Bumigay naman ang soft spot ng binatang shooter. Nakadama siya ng sobrang habag kay Gemma. At wala sa loob niya itong niyakap. Ikinulong niya sa kanyang mga matitipunong braso. Sa mga pagkakataong ito ay para bang handa niyang ibigay ang kahit anong tumigil lamang ang pagluha ng dalaga. Ano ba ang ipapalit niya dito para makarecover? Ano ba ang gagawin niya para ito ay makalimot? Tama na oh, please, kayanin mo. Hindi ko alam na masasaktan ka ng ganito. Kung alam ko lang, kung gusto mo ay iyahanap kita ng ibang ahas, ibibilik kita ng ibang hayop. Bakit ba nasaktan ko ang ahas mo? Para na ring wala sa sarili si James na kung ano-anong mga words of caring ang ibinubulong niya sa tenga ni Gemma na malapit sa kanyang dibdib. Nang biglang parang natigilan si Gemma, tumingala ito sa kanya. Galit. Tulak ang kanyang dibdib na lumayo ito sa kanya. Tandaan mo, Ramirez! May inutang kang napakahalagang buhay sa akin! Natauhan din si James. What? Parang dialogue yan ni Robin Padilla sa mga action drama movies niya. Ang alam kong utang ko ay ang gastusin sa hospital and my intention is to pay every penny of it. Handa rin ako magbayad sa iyo ng katumbas ng halaga sa iyo ng alaga mo. Walang problema doon. Namilog sa sobrang hinanakit ang mga mata ni Gemma. Binibili mo sa akin ang buhay ni Coco? Ano ang akala mo? Nababayaran lang ang buhay niya? Kung magiging practical ka lang sana. Pero lumagapak na ang pisngi ni James. Noon lang siya nasampal ng isang babae. Napakalakas pa. And he is too shocked to react. Ang tanging nagawa ni James ay titigan ng matalim ang dalagang mananahi. Walang pagsisising tumalikod si Gemma sa lalaki. Hanggang sa kamatayan niya ay may justify niya ang pagsampal niya kay James Ramirez.
ang pagsampal niya sa nanakit kay Coco, ang pabaon niya sa paglilibing sa kanyang alaga. Nang umaga ring yun ay inuwi si Coco sa tinitirhan ni Gemma. Silang dalawa ni Sofia ang naghukay ng paglilibingan ni Coco. Maingat nilang inilagay ang katawan nito sa ilalim ng hukay. At sa halip na krus ay isang malaking bato na pininturahan ng puti at may pangalang Coco sa pinturang itim ang inilagay niya sa ibabaw ng puntod ng ahas. Nawala na talaga siya ng kakambal, kaibigan, tagapagtanggol at security blanket. Maraming kapitbahay ang nakaalam at nakakita sa paglibing nila kay Coco. Ang iba ay nakisama sa kanyang kalungkutan. Ang iba ay nagtatawa lang. Hindi maintindihan kung bakit kailangan niyang ipagluksa ng ganon ang isang ahas lamang. Nag-alala si Sofia sa kanyang kaibigan. Papunta na dito sina Lucy at Tessa para makiramay din. Naku, Gemma, paano ka na ngayon? Sana masanay ka nang wala ng Coco sa buhay mo na itinuturing mong tagapagtanggol. Mahirap masanay. Hindi na gaya ng dati ang lahat. Iling ng iling si Gemma. Masagana ang mga luhang namamadisbis sa dalawang pisngi. He is hurting. He is angry. He is sorry. Nasasaktan, nagagalit, naghihinagpis. Tatlong damdaming naglalaban-laban sa loob ng dibdib ni James. Mabuti na lamang at nagsosolo siya sa kanyang pad. Walang nakikialam sa kanya sa ginagawa niyang paglalasing. Mauubos na ang fundador na kani-kanina lang niya binuksan. Nangangalahati na ang yelo sa icebox. At tatlong iba-ibang baso pa ang papalit-palit niyang pinagtatagayan. He is plain crazy. Namatay lang ang isang ahas ay para na rin siyang namatayan ng isang bahagi sa pagkatao niya. This is even more than guilt. Mabuti pa nga yata ang guilt. Kasi idadasal mo lang, mapapanatag ka na. Pero ang nararamdaman niya ngayon ay para bang isang paraisong naging impyerno. Tumunog ang kanyang cellphone. Phone call. Languna pero nababasa pa rin ni James ang pangalan sa screen ng kanyang mobile phone. Si Jude. Got to answer him. He's my boss. Jude, kamusta friend? Natawa si Jude sa kabilang linya. Ako ang kinumusta mo. Ikaw ang dapat kong kamustahin. Nag-emergency leave ka. What's up? Wala lang. Gusto ko lang paglasingan ang kamatayan ng isang ahas. Ahas lang pare. Pero ang tindi ng tama sa akin. Ano ba sa tingin mo? Praning na rin ba ako? At humagikik si James. Hindi ka praning. Lasing lang. Siguro dapat ka nang tumigil sa pag-inom. Sleep, James. Para bukas pwede ka nang pumasok. Matindi na naman ang banta ng, alam mo na, mga masasamang tao. You are needed here in Sweet Mall, my friend. Hindi naman kasi masyadong nagsisipag itong mga security guards na tauhan mo kapag wala ka. Dinaan ni Jude sa diplomasya ang kanilang magaling din naman na head sa entrance exit security force. Bakit kasi kailangan pang mawala ng ahas na yun, Jude? Sana'y nabuhay. Para walang isang Gemma na hindi makatulog sa gabi because of too much fear for being alone. Gabi ngayon, hindi ba, Jude? Nai-imagine ko siya, pabiling-biling, malikot ang mga mata, nagtatalokbong at umiiyak. She's so helpless and hopeless. Pupuntahan ko ba siya para palakasin ang kanyang loob? Pero magkaaway na magkaaway kami. Sinampal pa niya ako and I can never forgive her for doing that. Himutok at hinanakit ang ibinuhos ni James sa telepono. Tama na, James. Life has to go on. Tingnan mo nga, at ang dami ngayon ng issue sa bansa. Hindi na nafa-follow up ng media ang kwento niyo ni Gemma. Nawala ang ahas na walang taga-media na nag-i-interview sa inyo kung anong yung nararamdaman, right? Ibig sabihin, dwell not on it. Iba naman, kung apektado ka kay Gemma, don't give up on her. Mag-usap pa rin kayo, James. Mag-sorry ka kahit ilang beses. Kalimutan mo ang sakit ng sampal na napala mo sa kanya. Believe me, pagsisisihan din niya yon isang araw.
Walang sagot. James? Tahimik na tahimik pa rin ang kabilang linya. James! Nang hindi pa rin sumasagot ang kausap, ay napabuntong hininga na lang si Jude. Well, ganyan nga. Matulog ka na lang. Hindi ka sanay uminom, pare. Ang dali mong malasing. Mapapatawad pa kaya ni Gemma si James sa nangyari kay Coco? Hanggang dito na lamang po ang ika-apat na kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyong subaybayan ang susunod na yugto ng Snake Twins. Maraming salamat!